Close your eyes and bow your head. Dakilang Diyos Ama sa langit, salamat po sa napakadakila mo pong kabutihan sa buhay namin. Muli po kami humihingi ng pangunawa at karunungan sa pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu po ang manguna sa amin. Ikaw po ang maitaas at mapapurihan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Mga bata, last Sunday ay nalaman natin kung ano ang nangyari kay Joseph. Siya ay hinulog sa balon ng kanyang mga kapatid. Subalit, mas nagustuhan nilang ibenta sa mga Ishmaelites si Joseph upang magkaroon pa sila ng pera. At si Joseph ay dinala sa Egypt upang maging alipin. Kawawa naman si Joseph, no? Nag-iisa lang siya doon na Hudyo at walang kakilala. Pero alam niyo po ba na sabi sa Bible, si Joseph ay hindi pinabayaan ng Panginoon, kundi meron ng malaking plano ang Panginoon kay Joseph. Binili si Joseph ni Potiphar upang maging alipin niya. Ano nga po ulit ang pangalan? Potiphar? No. Hondabert? No. Potiphar. Potiphar? No. Alam niyo po ba na si Potiphar ay isa sa mga may mataas na katungkulan sa Egypt? Siya ay kapitan ng mga sundalo at bukod doon, siya ay mayaman at may malaking bahay. Nakita ni Potiphar na pinagpapala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ni Joseph. Kaya't siya ay kinuwang tagapamahala ng kanyang bahay at kung ano-anong ari-arian niya. Wow! Ang ganda na ng buhay ni Joseph. Yes, pero higit pa dyan ang malaking plano ng Panginoon. Kung kaya't isang araw, dyan, 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 ang asawa ni Potiphar ay inakit si Joseph. Subalit, dahil sa alam ni Joseph na kasalanan sa Diyos at sa kanyang amo, siya ay umiiwas kay Mrs. Potiphar. Subalit,